Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dismayado ang daang-daang OFW matapos bigla ang suspendihin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang biyahe nila pa Saudi Arabia. Tanong nila, bakit daw walang anumang abiso sa kanila? Pati ilang airline, naipit din. Ang sabi naman ng DOLE, nagpapatupad sila ng suspensyon sa biyahe dahil ang mga OFW raw ang sumasagot sa gastos sa kanilang pagka-quarantine pagdating sa Saudi. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi po kami pupunta dito ngayon kung alam natin lahat na cancel 3 days before sinabihan ng mga tao. Di na napigilan ng ilang OFW na madismaya matapos malamang hindi tuloy ang kanilang mga biyahe papuntang Saudi Arabia ngayong araw. Marami sa kanila ang blanko sa susunod nilang gagawin, kaya sunod-sunod ang tanong nila sa nakita nilang taga-POEA. Saan po ba kami pwede magtanong? Saan po ba namin pwede itanong yung mga concern namin? Kasi po, napakarami po namin katanungan. Kasi kaya kami nagkakaganito, ipinaglalaban lang namin yung aming hanap buhay. Dahil sa kumpulan, nagkalimutan na sa physical distancing, kaya naman pinalalahanan sila ng ilang opisyal. Paki-ano lang po, paki-extension distancing lang po. Ang ilan naman, hanggang sa labas ng paliparan, inis na inis pa rin. Dapat, bago sila mag-declare ng ganyan, alamin muna nila, sana binigyan muna nila kami ng chance kasi maraming nawala sa amin. Stranded sila sa NAIA dahil sa bigla ang pagsuspinde kahapon ng Department of Labor and Employment sa deployment ng mga OFW sa Saudi Arabia. Si Helen na papunta sanang Riyadh, nasa pila na raw sa check-in nang malamang dituloy ang kanyang flight. Malaking panghihinayang na imbis na makapag-umpisa na kami sa trabaho, ganon. Tapos umaasa yung family namin na nakalipad na kami, tapos andito kami. Nanghihinayang din si Razel dahil mapupunta raw sa wala ang ginastos niya sa requirements para lang makabiyahe. Lahat ng binayad namin, yung swab test, wala. Cancel. Imbis na may trabaho, wala. Tinga kami. Batay sa memo mula kay Labor Secretary Silvestre Bello III, pinatupad ang deployment ban dahil nakatanggap ang ahensya ng mga ulat na pinagbabayad ang mga OFW ng kanilang employers at recruitment agencies para sa COVID-19 health and safety protocol gaya ng quarantine, pati na ang kanilang insurance coverage premium pagpasok sa Saudi Arabia. Sinasabi nila na yung mga OFW, pag pumasok dyan, ay kailangan ma-quarantine sila ng 10 days. Sabi ko, okay lang naman kung talaga yun ang kailangan ng kanilang mga health protocol. Pero ang tanong ko, sino magbabayad nun? Kasi yung 10 days na ma-quarantine ka doon, hindi bababa ng $3,500. Saan kukuha yung ating mga OFW? Pambayad nila dyan. Ayon naman sa Philippine Airlines, hindi raw nila agad nasabihan ang kanilang mga pasahero dahil wala raw silang natanggap na opisyal na abiso o dokumento mula sa gobyerno kaugnay sa suspensyon. Apektado tuloy nito ang nasa mahigit 200 nilang pasahero kanina. Wala po kami natatanggap ng official advice from the government, the Philippine government. So ang nangyari, tinuloy yung pag-check-in ng aming mga pasahero for PR5654. Sagot naman ng Bureau of Immigration, pinapatupad lang daw nila ang utos ng DOLE. Meron po mga officers, ang POEA na nakadeploy po sa airports, kung saan po nakakonfirm natin yung mga ganito po instances. Hindi ko lang po siguro maano because the order came from DOLE. We are an implementing agency of that order. Bukod sa PAL, apektado rin daw ang flight ng Saudia Airlines kanina. Lilinawin daw muna ng DOLE ang issue bago nila payagan muli ang deployment ng mga OFW sa Saudi Arabia. Umapila naman ang Blast Opless Center sa DOLE na payagan ang pagbiyahe ng mga OFW papuntang Saudi basta sagot ng kanilang employers ang gastos sa COVID protocol requirements. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.